Never stop dreaming, never stop exploring, never stop learning. Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Sa video nito ay pag-uusapan natin ang treasure pattern sa old Santol tree or sa century tree na Santol. Pero bago ang lahat, nais ko muna ipaalam sa inyo na ngayon lang ako nakapag-vlog ulit kasi busy ako sa studies ko. Kasi student na din ako. Tapos, busy ako. Wala akong time kasi marami akong kinukomply. At ngayon is free time ko kaya nag-upload ulit ako ng video. Sana makatulong itong video na to sa ating mga katiits dyan. Pag-uusapan natin yung treasure pattern in old Santol tree. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa walang humpay na suporta sa channel ko. At sa mga bago pa lang bumisita sa channel ko, hinikayat ko kayong mag-subscribe upang mapanood nyo yung mga videos ko about treasure hunting. At shout out sa lahat ng mga treasure hunters sa buong Pilipinas. Okay. Saglit lang tong video na to. Kasi isang direction lang ang old Santol tree na ating pagbabasihan. Again, ito i-apply natin sa isang treasure site na kung saan positive sa history. Kasi meron namang mga old Santol tree sa ating lupain o sa kabundukan pero walang history na mayroong kampo ng hapon or napadaan yung mga Japanese Imperial Army noon. Kaya i-apply natin to o lahat ng ating mga signs na makikita ay first is alamin natin yung history sa lugar. Yan. Okay. Halimbawa, ito yung old Santol tree. Yan, old Santol tree. Yan, nag-iisa lang ito. Tapos, inalam natin yung history. It's positive. Dinaanan or within the radius is mayroong kampo. Yan, about 100 meters kampo. Ang compass direction nito or compass orientation is halimbawa dito yung north, south, east, at saka west. Yan. Wala tayong ibang makikita kundi ito lang. Ang una nating gagawin is kung meron tayong locators, scanners, detectors, try natin i-detect yung apat na direction. North, west, south, east. At ilan nga ba ang distansya? Maximum tayo ng 5 meters. 5 meters distance. Yan, unahin natin yung east, north, south, east, west. Pero ang layout talaga nito kapag old Santol tree is papuntang south dito yung treasure deposit niya. At ang distance naman is 1 to 2 meters. Yan, dito. South direction mula sa old Santol tree. Itong layout na to is proven na ito kasi meron tayong mga katiits na nakakuha ng ganitong direction. At meron ding ibang hindi documented. Same pattern lalo na dito sa Visayas. Due south, 1 to 2 meters ang distance, 1 to 2 meters. Again, kailangang tingin natin sa Santol tree is matanda na. May edad na 90 to 100 years old. Pero kadalasan naman yung mga Santol is
hindi ito gaanong lumalaki. Kahit na matanda na. Yan again yung direction ng treasure deposit is due south, papuntang south, 1 to 2 meters. At kapag wala tayong makita sa mismong south, south 180 degrees, is punta tayo sa southwest. Yan. Ano nga ba ang distance? Same din, 1 to 2 meters. 1 to 2 meters. Southwest. Kapag wala rin sa southwest, dito tayo sa southeast. Same distance, 1 to 2 meters. Ibig sabihin, is south control. South control. Yung direction. South, southwest, at saka southeast. Yan. Kapag old Santol tree ang ating pag-uusapan. Okay? Hanggang dito na lang mga katiits, at I hope na meron kayong bagong natutunan sa video nito. Ingat tayo palagi sa explorations at operations, at God bless sa ating lahat.